Magandang araw na naman sa ating lahat at maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko, sa mga laging nag-aabang sa mga bagong upload natin ng mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video na ito at sana i-share nyo sa mga kakilala nyo. So ngayon, isang product ni Bank of Makati ang pag-usapan natin. By the way, itong si Bank of Makati, marami silang ino-offer din na klase ng loan. Pero magpo-focus lang tayo sa isang product nila na I think makakatulong sa mga empleyado. Kasi itong product ni Bank of Makati na ito ay mabilis lang mag-apply. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung Power Payday Loan, Consumer Loans, na yun nga, produkto or yung isang in-offer ni Bank of Makati. Allow us to assist you in your personal and emergency needs with Bank of Makati Power Payday Loan. Open to all company employees. Get as much as 250,000 payable up to 36 months. Pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga requirements at syempre kung ano yung mga kailangan nating isaalang-alang kapag gusto nating mag-loan sa Bank of Makati Power Payday Loan. And if in case may mga hindi pa po kayo masyadong naintindihan, pwede nyo i-search itong si Bank of Makati Power Payday Loan sa Google at makikita niya siya or makita nyo, mabasa nyo lahat kung ano yung mga impormasyon na kailangan nating malaman. Ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating isubmit sa Bank of Makati kapag gusto nyo mag-apply? Kailangan nating mag-submit ng fully accomplished and signed application form. And dapat din daw meron tayong isang 2x2 ID picture. Ang kinaganda kasi, kapag gusto niyong mag-apply at pupunta kayo sa branch ni Bank of Makati, mas maganda na meron na kayong requirements or nakahanda na yung mga requirements niyo para hindi kayo babalik ulit doon. Pagpunta niyo doon, mag-sign lang tayo or mag-fill up lang tayo ng application form nitong Bank of Makati Power Payday Loan. And isubmit niya na at mag-antay na lang tayo ng CI or tawag from the bank. Kailangan nating mag-submit din ng photocopy of one valid government-issued ID with photo and three specimen signature. And hindi rin nawawala yung photocopy of company ID. Kailangan nating mag-submitin yon at yung original copy of COE or Certificate of Employment. At yung original copy of latest 1 month payslip. Dito minsan sa latest 1 month payslip, nagkakaroon ng problema kasi yung ibang nag-a-apply instead na, or halimbawa ngayon ay December. So, kailangan ang payslip na isubmit nila ay yung payslip from November 1 to November 30. Pero yung mga iba, nagsasubmit sila ng payslip nila noong October, noong September. Kaya medyo tumatagal yung process kasi mali yung isubmit na payslip. So, kapag sinabi niya na latest, kailangan yung pinaka-latest na na-receive mo na payslip. At yung photocopy of latest proof of billing, same lang din kapag sinabing latest, yung pinaka-latest na natanggap mo na proof of billing, yung utility bill, it's either nga yung Meralco bill, yung water bill, yung bill nyo sa Globe, I think tinatanggap din nila yan, or yung mga bill natin sa internet na ginagamit nyo. At kailangan yung address na nakalagay doon sa proof of billing natin ay naka-address siya doon sa present na tinitirhan mo. Kahit hindi siya nakapangalan sa'yo, okay naman daw sa kanila yon. Basta naka-address siya doon sa present home address natin. And yung isa pa na kailangan natin isaalang-alang, loan will be based on the following categories. Kapag empleyado ka ng isang top corporation, ang pwede mong ma-loan ay 20,000 hanggang 250,000. At kapag empleyado ka naman sa non-top corporation, ang pwede nating ma-loan ay 20,000 hanggang 100,000 lang. So, medyo mas malaki yung pwede nyo mautang sa Bank of Makati Power Payday Loan kapag doon tayo nagtatrabaho sa mga company na kasama siya sa top corporation. Yung interest rate nila ay 1.49% to 1.69% per month. At yung payment terms, 6 to 36 months.
Processing fee ay 1,500. Actually, napakadali lang mag-loan dito sa Bank of Makati Power Payday Loan, Consumer Loans. So, kung interested kayo, pwede kayong pumunta mismo sa branch ni Bank of Makati. Mag-inquire kayo regarding dito at gusto ko lang magbigay ng simpleng tips. Kapag gusto niyong mag-apply ng Bank of Makati Power Payday Loan, same lang din siya sa mga ibang bangko na meron silang ginagawang CI or makakatanggap kayo ng tawag from the bank. At palagi kong sinasabi sa mga previous video na ginagawa ko na kapag meron tayong inapplyan na loan, either mga iba't ibang klaseng loan like yung personal loan, house loan, or car loan, mas maganda na kapag nag-fill out tayo ng application form, ilagay niyo yung best time to call kasi doon nagbabase yung bangko kung anong oras kayo pwedeng matawagan para at least, di ba, ma-accommodate niyo or masagot niyo yung tawag kasi minsan nga doon tumatagal yung process kapag tinawagan kayo ng bangko at hindi kayo nakasagot. 3 beses sa tawag si bangko sa isang araw doon sa aplikante or doon sa borrower. Kapag hindi mo nasagot yung tawag, sandali nila yung application mo at ipaprocess na nila yung susunod na nakapila na nag-a-apply ng loan. Kaya, syempre, yung application mo ay mapapatagal yung process. Hindi natin alam kung pabalikan nila kinabukasan or pabalikan nila yung application mo kapag tapos na lahat yung mga files or yung mga nakapila na nag-a-apply ng loan. Kaya, minsan, tumatagal talaga yung process. And kaya yon kailangan natin i-indicate yung best time to call. At same din naman doon sa company mo or yung contact person doon sa company mo like yung HR, yung supervisor, or yung manager mo. Kailangan kapag nag-a-apply ka ng loan, indicate mo din kung ano yung best time na pwedeng matawagan si HR, ano yung best time na pwedeng matawagan yung manager mo or yung supervisor mo. Kasi halos lahat ng mga bangko na nag-o-offer ng loan, nagkakonduct sila ng employment verification. At kapag hindi nasagot ng HR mo, minsan hinihingi nila yung email address at nag-i-email sila doon sa HR. Pero kapag medyo matagal din mag-reply yung HR or yung manager mo doon sa email na sinend ni bangko, tumatagal talaga yung process ng application. At minsan, nagkukos pa siya ng pagka-decline nung application mo. Isa yon sa mga talagang sinasabi ko sa mga previous video na ginawa ko na kailangan lagi nating ilagay yung best time to call, kung kailan ka pwedeng matawagan, at kung kailan pwedeng matawagan yung employer mo. At aside from that, yung mga information, kailangan kapag nag-fill out tayo ng information dun sa application form, ilagay niyo lahat yung mga details na hinihingi or na hinahanap dun sa application form. And minsan, nagko-cause din ng pagka-decline kapag sobrang maraming na-declare dun sa application form na maraming utang. For example, minsan kasi sa application form, merong nakalagay na magkano yung utang mo sa mga kakilala mo, sa mga ibang lending companies, or sa mga bangko, paano kapag yung sahod mo ay 15,000 lang or 20,000 tapos nilagay mo doon. Sa atin, natanong nila kung magkano yung mga utang mo sa ibang tao or sa ibang lending. Tapos, nilagay mo 20,000 or meron lang nilagay na 50,000 yung utang mo sa ibang tao or 100,000 yung utang mo sa ibang banko or sa ibang lending na nagpapautang. So, possible na hindi ko kayo maaprubahan kasi syempre, iniisip ni banko na 15,000 lang yung sahod natin and meron pa tayong ibang utang. So, paano tayo makapag-loan sa kanila? Gusto ko lang din pala na idagdag na kapag nag-fill up tayo doon sa application form, mas maganda na ilagay nyo maliban doon sa sahod nyo na ilalagay nyo doon. Pag-indicate nyo din kung meron tayong ibang source of income kasi meron naman sa application form yung nakalagay na magkano lahat yung pumapasok na pera sa'yo at sa pamilya mo. For example, yung asawa mo kung nagtatrabaho din, maganda na ilagay natin yung mga mas malaking amount. At gusto ko lang din idagdag na kapag sumasagot tayo ng CI, kailangan kung ano yung nakalagay sa application mo or sa application form, yun din yung isasagot mo pagdating ng CI. Kasi minsan doon nagkakaroon or nagko-cause ng pagka-decline ng application kapag may nilagay ka sa application form. At minsan mali yung nabanggit mo
during the CI or nung tinawagan ka ng bangko para i-verify yung nakalagay doon sa application form mo. Minsan nagkukusya ng pagka-decline kapag mali yung sinabi mo at mali yung sinulat mo or magkaiba yung nabanggit mo or yung sinabi mo doon sa nakalagay sa application form na finilapan mo. Yan lang naman. Yan lang yung tips na maibibigay ko. Yan nga, kapag gusto natin mag-apply ng loan, ng Power Payday loan sa Bank of Makati, mag-direct lang tayo sa branch nila. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo yung video na to at i-share niyo sa mga kakilala niyo. Sa mga Facebook niyo, i-share niyo yung video na ito. So anyway, thank you for watching and have a nice day.